Yan. Dito nga pala isang bongga, City Coliseum, baka kung saan kayo pumunta. Yan, dito yung game namin, dito yung game namin. Punta na kayo, manood kayo. Manood kayo rito, huwag doon sa iba. What's up mga idol? Welcome na naman sa aking channel, Bulero. So today's video, samahan nyo akong panoorin dito sa Top Notch Sport. Si Kit, kinarma daw sa laro. Bakit kinarma? Ano bang ginawang masama ni Coach Kit? So, binatikos ng netizen si Gabby Espinas. Ah, baka ito yung video nila, magkasama sila ni Gabby Espinas. May pinasaringan. May pinasaringan ba? So ito pala yun. Ba't nakarma? Kaya siguro nakarma. So panoorin natin ito dito sa Top Notch Sports. So suportahan nyo yan. Maganda yung mga video dito sa Top Notch Sports, kasi nagsasara tayong ano dito eh. Nagagawa yung nag-upload ng video si Top Notch Sports. So ang ganda rin ng boss niyan. DJ siguro yan dati. Boss, pera muna ako nito ah. Top Notch Sports, suportahan nyo yan. So tara, samahan nyo ako, panoorin natin to. Game. Tapos ng off-night game ni Kit Jimenez contra Manila Stars, at nadagdagan pa ito ng problema na sprained ankle injury, ay maraming fans ang bumabatikos ngayon sa teammate nito na XP. Pinaringgan nga ang Mavs sa my day niya. Ah, my day. Ang bilis ng karma. My day pa more. Meron pang my day si Kit kasama si Espinas, panoorin nyo, mas quality daw yung manood nyo sa kanila kesa sa kabila. So napanood ko rin sa Facebook to, hindi ko alam matandaan kung kanino eh, parang hindi kay Coach, or dito rin sa YouTube, hindi ko matandaan. So ang akin lang, may mga attitude, siyempre may mga kalokohan din tayo, yung mga tao. May kalokohan din tayo. Siguro kahit na walang camera, normal yan. Normal yung ganyang attitude. Kaya lang kasi may camera. Ngayon kasi yung social media masyadong malakas eh. May camera na. Eh ngayon, pinost mo pa. Mag-iiba talaga yung tingin ng iba. So sa iba, pwedeng wala rin naman dating. Parang kung ganyan siya, ganyan. Wala na kayong magagawa. Parang ganun ba? Pero sa iba, siyempre, yung apektado, iba yung mag-iisip. Siyempre, kahit naman ako, mag-iisip ako na ito yung nagkasabay sa Sambuanga eh. Yung laro ng MPBL tsaka ng Mavs Phenomenon. So, ito yung sinabi ni Gabby Espinas dito sa mga hindi pa nakapanood. So, panoorin na, tuloy na natin to. Kinarama si Coach Kit. Ah, yung sa injury niya siguro. NBA player ng Sarangani na si Gabby Espinas, at nadamay na rin sa tensyon si Kit Jimenez. Madalang mangyari ito na may isang sensational player ang nagtamo ng injury, pero sa kabila nun ay binabatikos pa rin ng mga tao. Oo. Kaya halina't alamin natin ang dahilan sa usaping ito. So, totoo yun. Kasi na-injury ka na, tapos pangit pa yung mga sinasabi sa'yo. Kahit naman sinong tao eh. Pagka disgrasya, tapos pagtatawa lang ka eh, magagalit ka. Pero dito sa side na to, kasi yung negative talaga yung may ibabato nung iba, gawa nung napanood yung video na yung about kay Gabby Espinas at kay Coach Kit. So ito na, papalabas na dito yun, tingnan natin. Sa mga hindi pa nakapanood, mapapanood nyo dito na. Lamang ang ating video bilang suporta, and mag-subscribe kung bago ka pa lamang sa ating YouTube channel. Matatandaan na nitong September 20 ay magkasabay ang game day ng Mavs Phenomenal Basketball at Sarangani Marlins sa probinsya ng Zamboanga. Pero bago ang mismong laban ng Sarangani, ay nag-post si Kit Jimenez sa kanyang Instagram and Facebook stories kasama si Gabby Espinas. Sa Facebook, tsaka sa Instagram. Sa Facebook nakita ko, pero sa Instagram wala naman akong Instagram. So ito yung mga pinost niya. Na nanghihikayat sila ng mga viewers na pumunta at manood sa kanilang game sa venue. At narito ang buong clip na yon, mga boss. Hi, Idol! Yan!
Dito nga pala isang bongga, City Coliseum, baka kung saan kayo pumunta. Yan, dito yung game namin, dito yung game namin. Punta na kayo, manood kayo. Manood kayo rito, huwag doon sa iba. Huwag sa iba. Ito, quality. Yun lang. Mabibigyan talaga ng meaning yun. Huwag sa iba. Pwede niyan sabihin sa ibang lugar eh. Huwag sa iba. Alam naman nila na may laro yung maps eh. Yun talaga yung maiisip nung mga tao, lalo na yung mga sumusubaybay sa kanila. Na yung video na to, parang sa maps, phenomenal yung patama. Kasi magkasabay nga sila eh, pareha sa Zamboanga. So yun lang sa akin, merong talagang tao na mga makukulit, kakulitan lang naman siguro to. Kalokohan, tapos siyempre, binidyo, tapos in-upload. Siguro hindi naman intention ni Coach Kit. Ewan ko lang din ha, para sa akin lang. Kaya lang, ang mali niya lang, in-upload niya pa. Siyempre magkakaroon ng issue talaga yan. Iba yung magiging meaning niyan sa mga tao, siyempre. Kung hindi siya na-injury, hindi naman, tingin ko kung hindi siya na-injury. Ito yung bago yung maglaro eh. Itong video na to eh. Kung hindi naman siya na-injury, tingin ko, wala naman masasabing tao na karma, ganyan. Kaya lang, na-injury. Nagkatagpo din eh. Pwedeng yun nga yung purpose. Kaya siya na-injury dahil sa ginawa niyang to. Ginawa nila ng kakampi niya, si Gabby Spinas. Pwedeng ganun, pwedeng natagkataon lang. Pero, ayun lang, na kaya lang masakit doon, na-injury nga si Coach Kid. Tapos may mga bumatikos pa na nakarma. Medyo pangit yun. Siyempre, ayaw naman natin, hindi naman maganda yung nasaktan na yung tao eh, matutuwa ka pa. Pero, medyo foul na yung foul. Now, mga boss, noong una ko itong napanood, ay hindi ko naman ito binigyan agad ng meaning. Dahil wala namang mali na manghikayat ka ng mga viewers para suportahan ang inyong team, di ba? Pero kung lalaliman natin ang pagtingin sa video na ito, ay talagang mapapaisip ka na kung mayroon ba talagang pinapasiringan o wala. Dahil ginamit ni Espinas ang mga words na dito kayo manood, wag sa iba, at dito ay quality. Na siya naman sa tingin kong pangunahing dahilan kung bakit na-trigger ang mga fans ng MPB dahil ang assumption nila ay pasaring ito sa paglalaban ng Mavs kontra Zamboanga Valientes na kasabay nilang maglalaro sa gabing iyon. Idagdag na rin natin dyan ang ideya na may permiso kasi ito ni Kit Jimenez. Kaya ito na post sa kanyang IG and Facebook stories. Dahilan para madamay na rin siya sa tensyon ng pambabatikos. Pero eto yung honest take ko, mga boss. Pangit kasi talaga na makakakita ka ng isang player na ma-injury sa game. Kaya hindi din naman ethical na batikusin si Coach Kit pagkatapos nang nangyari sa kanya. Pero on the other side naman, hindi rin naman ethical yung mga sinabi ni Espinas the way na hikayat siya ng mga viewers, lalo pat alam din naman natin na alam nilang magkakasabay ang game day nila ng Mavs sa araw na iyon. Na halos magkalapit lang din yung venue, di ba? Ang seating capacity sa venue na pinaglaruan ng Sarangani ay around 10,000 at napuno naman ito. Habang sa venue naman ang pinaglalaroan ng Mavs ay dinumog ng 11,200 attendees sa loob at hindi pa kasama yung mga nasa labas na umabot daw ng 15 to 20k na katao lahat-lahat. Pero yun nga, at the end of the day, parehas naging successful ang event. Kaya maging grateful na lamang tayo na marami ang mga fans na sumusuporta sa panig ng Mavs at nila Kit Jimenez kahit na magkahiwalay na event ito. And also, let's wish for a fast recovery para kay Kit Jimenez at i-congratulate din natin ang Mavs para sa kanilang nagawang history sa kanilang ginawang Dayo game sa Zamboanga. Kayo mga boss, ano ang inyong opinion sa usaping ito? I-komento mo lamang yan sa ibaba, shoutout na rin sa mga taong ito. At kung nagustuhan mo ang ating video, i-like lamang ito bilang suporta. Please subscribe. So, supportahan nyo itong top notch. Ang ganda ng paliwanag niya eh. Gagaling magpaliwanag itong top notch. Mas maganda kasi para sa akin yung mga video na pinapakita na merong nagbo-voice. Nagbo-voice over kung may, para mas malinaw. Kasi lahat, madali lang naman gumawa ng video na ano eh, na highlights lang, tapos putol-putulin mo lang. Madali lang naman yun. Pero yung magsasalita ka, papaliwalag mo ganito, mahirap yun para sa akin. Kaya saludo ako sa Top Notch Sports. So subscribe niyan. Ako subscriber na ako nitong Top Notch Sports. So napaliwalag naman niya doon na ayun nga, pwedeng nagkatagpo. Pwedeng may mali yung patama ni Gabby Spinas. So tapos na-post pa ni Coach pinost pa ni Coach Kit. Medyo may mali doon. Pero yun nga, yung nakarama si Coach Kit medyo
hindi na maganda pag kinatuwaan pa yung ganun. Siyempre, kahit naman sinong taong madisgrasya, kung ikaw yung nasa katayuan nila, sasama yung loob mo pagka tinawanan ka pa. Pero ganun talaga ang tao, wala tayong magagawa. May kanya-kanya tayong pag-iisip. So hanggang dito na lang itong video na to. Hanap na lang ako ng iba pagka meron ako nakita. So, supportan natin yan. Top Notch, Maps Phenomenal, si yung career ni Coach Kit. Supportan lang natin yan. Dapat mag-enjoy lang tayo. So, hanggang dito na lang to. Hanggang sa susunod ulit. Peace!